Oh, mga kakamping, pusasan niyo muna yung nanay ninyo, ha. Oh, wag niyo muna ano pakawalan. Oh. Mga ka-PL, ano po kaya ang pakiramdam ngayon ng mga dilawan at mga kritikong vlogger ng ating pangulo na lahat ng investor na dumalo sa World Economic Forum na dinaluhan din po ng ating pangulo doon sa Davos, Switzerland ay bumili po sa Pilipinas. What? Ha? Dahil po 'yan sa pamumuno siyempre ng ating pangulo. Ah, mapapakamot sila sa ulo. Mukhang wala na tayong paglalagyan nito sa susunod na halalan. Kasi, siguradong lulusot dito yung mga kaalyado ng Pangulo. Eh, syempre, sino pa bang iba? O ito mga ka-PL, basahin ko lang po. Pero bago ko po simulan, makikisuyo po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman, paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike po sa video. Maraming salamat po. Ito, isa sa mga naging obserbasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yun nga po, abay bilib po lahat ng investor sa Pilipinas. At maliban sa bumilib nga sila sa Pilipinas, mga ka-PL, abay, handa po silang maglagak dito ng negosyo. Good news! Buti na lang po at si PBBM ang nanalo. At hindi si Santa Lucrecia. O eto, basahin ko lang, oh. O mga investor, bilib sa Pilipinas. O kung si Inang ang nanalo, bibilib kaya sa Pilipinas? Baka hindi pa po imbitahin yon sa web. Maganda lutang-lutang yun dun eh. O eto, isang excellent investment destination umano. Ha? Ano daw? Isang excellent investment destination umano ang tingin sa Pilipinas ng mga kalahok. Hmm? Sa World Economic Forum. Palakpakan muna, be. At ang sarap po sa paninig nating mga taga-suporta ng Pangulo. Pero, masakit po yan sa paninig ng mga kritiko ng Pangulo. Lalong-lalo na po yung mga dilawan. At syempre, kasama na rin po yung mga kritikong vlogger ng Pangulo. Eh, dati, kaalyado. Ngayon, bumaliktad na sa hindi malamang dahilan, mga ka-PL. O ito pa, sinabi rin ni dating Pangulo at incumbent Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa isang panayam na nakapost sa social media na maganda ang dating. Okay? Maganda ang dating. Kumbaga, matikas, matalino, ando na lahat, basta dating nga eh, kumpleto na yan. Ito ulitin ko, maganda ang dating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa WEF o World Economic Forum. Tingin pa lang ng mga investor, malalaking CEO po yan, hindi po yung mga maliliit lang. Uy, tikas ng Pangulo ng Pilipinas ah. Inteligente ang dating ah. Tapos pag nagsalita pa, aba, napakapino, no? Sa grammar parang ng English. Kaya yung mga investor, pasok sa banga. Eh kung si Inang Lin Lin nyo, Kuya Kokoy, balik-balik lang. Ha? Iyong, ganun. O eto pa, sana tayo. At, matagal nang paniniwala ko na magiging maganda ang dating ni Pangulong Marcos dito sa Davos kasi po kasama po si
dating Pangulong Luria sa Davos. Ito po ay base sa kanyang obserbasyon. Matalino din po ang dating Pangulo. Siyempre, sa mga nakikita niya, sa mga naririnig niya, habang kausap ng Pangulo itong mga malalaking investor nga, siguradong-sigurado siya, kaya niya po ito nasabi na bumilib itong mga investor at handang maglagak ng kanilang negosyo dito sa ating bansa. He is Western educated at intelihente siya. Kita nyo na? Articulate siya. To put it in English, he speak their language, sabi ni Arroyo. Mahalaga rin umano na alam ni Marcos ang kahalagahan ng pagsasama ng gobyerno at ng pribadong sektor upang umunlad ang ekonomiya at naniniwala sa Pangulo ang pribadong sektor. Natural. Kaya nga ito ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo na dumalo sa kung saan sa ang bansa na hindi po naiintindihan itong mga kritiko. Sinasabi lang na pasarap lang ang buhay ng Pangulo, no? Kasama pa ang mga delegasyon ng Pangulong napakarami di umano, binabatikos pa nga. O kahapon, binatikos po ng Makabayan Black, bakit daw karami nang sumama? Pero may pakinabang po lahat yan. Ngayon, tulad po nitong binasa ko, abay mahalaga di umano ang relasyon ng pribadong sektor at ng Pangulo. Ito po yung ginagawa ng Pangulo. Lahat ng mga investor, ayan kinakausap niya. Ibinebenta niya po ang ating bansa. Ipinagmamalaki niya po ang ating bansa na abay napakainam ho. Kung mag-e-invest kayo sa amin, hindi na po natin kung ano pang karugtong doon sa mga sinasabi niya. Basta, syempre, ang pinakapunto ho doon, ipinagmamalaki po ng ating Pangulo at syempre, ipinagmamayabang niya na mainam na mag-invest sila sa ating bansa. Ito pa po. Ayon kay Arroyo, positibo ang reaksyon ng mga kalahok sa web gaya ni dating Ukraine Prime Minister Tony Blair sa response ng gobyerno sa COVID. Panahon po yun ni Tatay Digong, syempre. Palakpakan po natin ang Tatay Digong. At syempre, nagampanan niya at napaglabanan niya, no? Hinarap niyang maigi yung pag-responde dito sa COVID nga. At ipinagpatuloy naman syempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Balik tayo sa mga dilawan, mga ka-PL at mga kritiko ng ating Pangulo na mga vlogger. Pag nalaman po nila ang balitang ito, mapapakamot nga po sila sa ulo. Hindi po sila malamang makakapaniwala. Kasi negatibo po ang mga utak nila. Ang iniisip po kasi nila, puro pasalap lang ang Pangulo. Mga hindi marunong mag-isip ba, ano? Hindi muna nila hayaan na magtrabaho ang Pangulo. At pag-uwi, malapit na pong umuwi ang ating Pangulo, malalaman po natin, syempre sasabihin niya naman, yung mga naging galawan nila doon, yung mga naging trabaho nila doon, imposibleng hindi po tagumpay. Pag ang Pangulong Marcos ang kumilos at magtrabaho, tagumpay ho yan. Hindi po katulad ng ano, yan nga, si Santa Lucrecia, walang katagumpay po yan. Mga kakamping, pusasan nyo muna yung nanay ninyo, ha? Huwag nyo munang pakawalan. Salamat naman at nananahimik siya ngayon. Tuloy-tuloy na sana ito para hindi siya nababas. At siyempre, tatakbo yata ang senador sa 2025. Baka yung pamaging dahilan para lalo siyang lumubog. Ayos, mga dilaw! Antay-antay lang kayo, ha? Pati kayong mga kritiko ng Pangulo, ng mga vlogger. Relax lang, okay?
Ito, namnamin nyo po. Magandang balita. Ayos! So hanggang dito lamang po, mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.